Basketball Lovers, good day! Bago nga natin umpisan ang kwentuhan, guys. Disclaimer lang po tayo sa mga nagsasabing fake news ang ginagawa nating video. Ito po ay mga rumors or hint na posibleng maging totoo, posible rin po hindi. Nasa sa inyo na po kung maniniwala kayo. Ayon nga sa Inside the PBA, si Gio Halalon inaalok nagmagdolya star hotshot sa Alaska Milkmen kapalit ni Maverick Ahamisi or ni Abu Trotter. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Ay, hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para updated kayo sa bagong kwento natin. At bago nga natin umpisahan ang kwentuhan, shoutout muna tayo kay Sir Anthony Lucky Alon, Catalino Nisnisan, Ronald Kumilang, Amay Torion, Ariel Gonzalez, Ruby Chuck, Roland Sinday, Don Simakas, Jerome Sidenyo, at si Ms. Jobeline Concon ng Jobs TV. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Ilang araw na lang mag-uumpisa na ang PBA. Sa nalalapit nito na opening, marami pang team ang hindi kumpleto ng lineup at naghahanap ng magkukumpleto sa kanilang mga player para pangunahan ang PBA All Filipino Cup. At isa na nga dito ang Magnolia Star Hotshots, linggit sa kalaman ng karamihan na ang Magnolia Star Hotshots guard na si Gio Halalon nasa trading block ngayon. At naghahanap ang Magnolia Star Hotshots ng papalit kay Chris Banchero sa iniwan nitong posisyon na kung saan pwede maging 1-2 punch combination ni Poli. At nakikita ng Magnolia Star Hotshots sa katauhan nga ni Maverick Ahamisi ng Alaska Milkmen. Ayun nga sa kumakalat nyo na rumors, posibleng makuha ng Magnolia Star Hotshots si Maverick Ahamisi kapalit ni Gio Halalon. Kung hindi papayag ang Alaska na maghahanap ang Magnolia sa katauhan naman ni Abu Trotter, kung ano ang kailangan at kulang pa ba ang nasabing package, pupunan ito ng Magnolia Star Hotshots para makuha ang mga nasabing player. It's either Maverick Ahamisi or Abu Trotter. Kung sakaling makuha man ng Magnolia Star Hotshots si Abu Trotter, magkakaroon ito ng legitimate power forward na kung saan posibleng maging kapalitan ni Calvin Abueva at Ian Sanggalang para sa ilalim. Alam naman po natin ang kakayahan ngayon ni Abu Trotter. Nag-improve po ang kanyang mid-range shot at nagkakaroon na rin ng outside shooting si Abu. Kaya malaki ang matutulong neto sa Magnolia. Sa ilalim nga ni Danny Ildefonso, sa pangangalaga neto, napakalaki ng improvement na ginagawa ni Abu Trotter. Samantala, kung si Maverick Ahamisi naman ang makukuha ng Magnolia, malaki ang maitutulong neto para makipagsabayan kay Mark Barroca, Paul Lee, at sa bago nila ngayon na point guard si Loren Brill. Kaya naman hindi nagdadalawang isip ang Magnolia Star Hotshots na ipamigay na nga si Gio Halalon. Kung sakaling mapunta naman si Gio Halalon sa Alaska Milkmen, malaki ang matutulong nito sa lineup ng Alaska. Especially wala ito ngayon legitimate na point guard dahil nagkakaedad na si JB Casio. At posibleng ito ang protege ni JB Casio, si Gio Halalon. At posibleng mag-improve na mag-improve ang performance ni Gio Halalon kung sakaling mapunta na nga ito sa Alaska Milkmen. Malaki ang matutulong neto sa kampanya ng Alaska Milkmen para nga sa kampiyonatong hinahangad ng mga milkmen. Ano sa tingin nyo guys? Patas ba ang trade kung sakaling makuha ng Magnolia Star Hotshots si Dallas or si Maverick Ahamisi or si Abu Trotter kapalit lang
si Gio Halalog papunta naman ng Alaska? Comment na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monterod at your service. Don't forget to subscribe to our channel. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming maraming salamat po.